upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon sa banal na templo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
ngayon ay 25 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin. Narangal ka namin, sinasamba ka namin, inagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paghindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ng Panginoon, samantalang siya ay inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pupurihit pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakilang pon at karapat-dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit at ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kaniyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa.
Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumutulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita pa siya ng natatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya.
Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito ng buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung ganon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, ang mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at TV dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Kapag inggit, pikit. May isa pa. Kapag inggit, pikit. Parehas na salita, dalawang magkaibang bagay. Una'y kapag inggit, pikit. Sa balarilang Tagalog, yung pikit may maragsa, may sagisag ng maragsa, mabilis. Ang isa'y kapag inggit, pikit, malumanay, may pakupya. Dalawang bagay sa iisang karamdaman, naiinggit. At yun ang ating palalalimin ng paginilay ngayong umagang ito. Tutulungan tayo ng mga pagbasa. Puntahan muna natin ang mabuting balita. Alam ninyong sa kagandahang loob ng may-ari ng ubasan, pinagtrabaho niya ang maraming tao. Sa magkakaibang oras, nung panahong iyon, ang sadyang, anong tawag sa ganon? Regular wage, sa wage, pagkagayon, pagka salary wage, ay isang denaryo. So yun ang usapan nung lumabas sa umaga. Nung alas 9, alas 12, alas 3, at alas 5, pare-parehas ang ibinigay. Kaya yung umaga nagtrabaho, nainggit. Iniisip na mas malaki ang kanyang tatanggapin. Dahil yun nga nagtrabaho ng alas 5, ay isang denaryo din ang tinanggap. Kumbaga ay nagwalis lamang yung alas 5 ng hapong nagtrabaho, yung umaga ay nagbungkal ng lupa, ay parehas ang tinanggap. Yun, nainggit. Yun ang kwento ng mabuting balita ngayon. Kumbaga, kahapon ho'y nagpiesta ang ermana na bigay ng pasasalamat. Abay, hindi pare-parehas. Hindi ko man masabing bigyan mo lahat ng tigli 50,000. Di naghirap naman ang ermana, si Engineer Merlin ng San Jose, ang ermana ng ating kapistahan kahapon. Namigay sa mga gumanap sa kapistahan ng pasasalamat.
magkakaiba. Abay, sabi ko sa mga pinabigyan, kung ikay naiinggit, huwag ka sa akin magsabi. Hindi ako ang namigay na yan. Pumunta ka sa ermana. Nasaan ang kahulugan at kahalagahan ng pagbibigay? Wala sa tumatanggap, ito'y nasa nagbibigay. Kita niyo kumanta ng Salmodine, kababayan ko iyon. Ay pag ako'y nainggit kay Roy, ay wala akong gayong kagandang boses eh. Adi ako'y pikit, inggit eh. Pero pwedeng kapag ako'y nainggit, pwedeng ako'y pumikit. Ano daw ang mga palatandaan na ikay naiinggit? Oh, tingnan nyo ang sarili, maya-maya kayo pumikit, hindi ko naman kayo pinatutulog. Sinabi ko lahi pikit at pikit, hindi ko sinabi kayo matulog. Tingnan ang sarili, anim na bagay para tingnan kung ikay naiinggit. Una, kunwari masaya ka sa mga achievement mo. Yung may nakuha ka, tapos bala-bala masaya ka. Yun, ibig sabihin naiinggit ka. Bakit? Abay, mas mataas ang tinanggap ng iba eh. Mas mataas ang honor ng iba eh. Kung hindi totoong kasiyahan mo, naiinggit ka. Ikalawa, naninira ka. Yung kapag kami magaling sa iyo, sabihin mo, nako, yan naman ikaw ay chismosa. Yun, naiinggit ka noon. Ikatlo, sinisisi mo ang lahat. Yung parang lahat ng nasa paligid mo, mali. Naiinggit yon. Ikaapat, hindi bilong sa iyong grupo ang ibang tao. Pagka may mas magaling, ayaw mong maging kaibigan. Yun, inggit ang tawag doon. Ikalima, minamaliit mo ang iyong sarili. Hindi ko namang kaya. Baka ako'y mapahiya. Bala-bala lang yon. Ang tawag doon, naiinggit. At ang ika-anim, lahat ng tao, kakumpetensya mo. Kalaban mo. Tingnan nyo inyong mga kapitan ngayon. Diga? Oh. Pagka yung isa ay nagpamerienda, ay hindi pwedeng hindi magpapamerienda yung isang grupo. Inggit ang tawag doon. Puntahan natin ang gusto nating palalimin. Una'y kapag inggit, pikit. Ito yung negatibong karanasan ng pagkainggit. Yung kapag naiinggit ka, pumipikit ka na lamang at ayaw mong makita ang magandang nangyayari sa iba. Yun ang masama. Sabi ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, masama ay dapat talikdan at iwasan. Kapag nakakaramdam ka ng inggit at pinipilit mong ipikit ang iyong mga mata, na ayaw mong makita ang magagandang nangyayari sa iba, nagkakasala ka. Yung bang inggit ay kasalanan? Hindi. Yung ginagawa mo dahil sa inggit, yun ang kasalanan. Kapag sinisiraan mo na, may bagong labas na tarpulin sa inyong kapitbahay. Congratulations, engineer. Nako! Ang aking anak ay 30 taon na sa college, hindi pa nakakatapos. Sasabihin mo sa iyong kapitbahay, nako, iyan naman ika, hindi kagalingan yung batang iyan. Pinagtsagaan na lamang, inggit ang tawag doon. May dumating na malaking truck sa inyong kapitbahay. May ibinabang bagong rep. Napapasok ka sa inyong bahay. Sabihin, nako, parang luma na ang rep natin. Maliit na. Inggit ang tawag doon. Kapag hindi ka masaya sa kaginhawahang mayroon ng iyong kapwa, pikit na inggit ang tawag doon. Ang masama nito ay narito kayo sa simbahan. Huwag na kayong titingin ha. Tingnan nyo inyong mga katabi mamaya. Hindi lahat yan nakasapatos. Ang iba dyan nakachinelas. Ang iba'y nakasandalyas. Ang iba ngay tangos na ang sapatos. Ay kapag ikay nainggit sa iyong katabi, nako,
Saan kaya ari binili na rin isang ari? Siguro naman ari ay sa palengkila ang binili kahit maganda. Inggit ang tawag dyan. Nasa loob ka ng simbahan, kung ano-anong nakikita mo. Tapos sasabihin mo, kawawa naman ako. Wala akong gayon. Kawawa naman ako, hindi ko makuha iyon. Inggit na pikit ang tawag dyan. At sabi ni Isaías, tigilan ang mga masasamang ugaling katulad niyan. Ano ang mas magandang pagkainggit? Sabi ni San Pablo sa mga taga Filipos ng ikalawang pagbasa, mabuhay man o mamatay, basta laging maging kasiyahan para kay Kristo. Yun yung sinasabi ng may-ari ng ubasan sa mabuting balita. Naiinggit ka lang ba dahil sa aking kabutihang loob? Yun ang magandang pagkainggit. Yun yung pagkainggit, pikit. Normally kapag pumipikit ka ng bahagya, ikaw ay nagre-reflect, ikay nagninilay. Salamat Panginoon, nangyari iyon sa kanya, sana rin po. Dumating ang panahon ako'y magkaganoon din. Yun ang magandang inggit. Inggit na bumubuhay sa iyong sarili para gawin ang kakayanan mo na makamtan din ang kaginhawahan ng iba. Yun ang mga banal na pagkainggit. Kapag inggit, pikit, magdasal, ipagpasalamat at humiling na sana'y dumating ang pagkakataong makamtan ko rin ang kaginhawaang mayroon ng aking kapitbahay. Yun po yung mga mahalagang pagkainggit. Yun ang inggit na dapat mayroon tayo. At alam nyo kung sinong dapat kainggitan natin ng lubos? Ang Diyos. Biruin ninyo, hindi naman lahat tayo mababait dito. O taas ang kamay ng mababait. O tinatay ni kayo magtaasan. O taas ang kamay ng mga chismosa. Taas! Nahihiya pa eh. Daig pa kayo ng bata eh. Pero ano yung kagandahang loob ng Diyos? Makasalanan ka't hindi, narito ka. Ligtas. May sakit ka't hindi, narito ka. Nakarating ng malakas. Yun ang kainggitan mo sa Diyos. Dahil para sa Diyos, buhos ang kanyang biyaya sa mabait at hindi. Kainggitan mo ang kagandahang loob ng Diyos. Maging katulad tayo ng Diyos. Mabait sa atin o hindi. Yun ang mga banal na pagkainggit. Yung kapag ka nakaramdam ka ng inggit, naku, bakit kaya wala pa kaming ganoon? Siya, ako'y magtatrabaho ng ayos para makamtan ko rin iyon. Yun ang sagot sa inggit na kabanalan. Naku, bakit kaya ang aking asawa hanggang ngayon ay wala pang matinong trabaho? Ay siya, aking susuportahan, aking i-encourage, baka magkakaroon na siya ng magandang trabaho. Yun! Bakit kaya ang aking mga anak hindi pa nakakatapos? Ang aking kapitbahay, tatlo na ang doktor. Yung akin ay wala pang nakakatapos. Siya, sasabihan ko aking mga anak, kayo naman ay mag-aral ng mabuti para tayo makaahon-ahon sa buhay. Yun ang tamang pagkainggit. At ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang. Nabibigyan ka ng biyaya upang ang pagnanais mong makatulad ng kaginhawahang mayroon ng iba ay makamtan mo sa tamang panahon. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 559, ang lokal na katesismo dito sa Batangas, tayo ay iisang simbahan. Katawan tayo ni Kristo na siyang ulo. Iisang pamilya tayo, maging masaya sa kabila ng kaginhawahan ng iba. Maging masaya ka kapag ka nakakatanggap ng biyaya ang iyong kapatid. Maging masaya ka kapag umuunlad ang buhay ng iyong kapitbahay. Maging masaya ka kapag ka nagiging mabait ang ibang tao. Maging masaya ka
kapag ka ang biyaya ay naunang naibigay sa iba, sapagkat yun ay iyong challenge sa sarili para ikaw din ay magpumilit at dumating ang pagkakataong makamtan ang mga biyayang para sa iyo. Kapag inggit, pikit, magdasal, magnilay, ano pang kulang, ano pang kaya kong gawin. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang mababang loob at ng isang pusong umaasa lamang sa iyo. Upang sa mga pagkakataong dumarating sa akin ang pagkainggit sa mga kaginhawahang mayroon ng aking kapwa, ako'y mabigyan mo ng lakas ng loob na makapikit, makapagnilay, at mapagtagumpayan. Ano pa ang kaya kong gawin? Ano pa ang aking dapat sundin upang sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, makamtan ko ang kaginhawahang para sa akin? Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo'y makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Hilingin natin sa Diyos ang mga biyayang ating kinakailangan at ating sabihin, Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa mapagpagaling na pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
sa salamat. Ang handukong panalangin sa iyo ko ilalagay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ang tubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, Lord, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ng pagbabasbas si Kristo.
Kristo ang inatanggap sa kalis na magpapaspas. Si Kristo ang inatanggap. Sa Diyos ko aking maihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawa, pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Samantalang kumakain noon ang huling hapunan, tinapay ay inihain ng katawang banal ng Panginoong ng piling. Siya ay pagsaluhan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis na pagpapasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ang Ama na may alam ay hinawakan ni Jesus. Inumin niyo ang dadana kung palubos ng makanta ng patawan para sa sansinuko. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Kalis na pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis na pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ang isinasawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. To me.
Word of God forever shall endure.
dismayed. All my heart subdues itself before you, since it on me, for you face and fail. Even God, devoutly I adore you, truly present. Itself before you, since it on me, for you face and magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang Dambana na sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ipinagbibigay alam natin na ngayong maghapon ay one way ang daan papasok dito sa pambansang Dambana galing sa highway ng Barangay San Pedro. At gayon din naman, sa pagpasok ninyo sa ating main arc entrance, yung malaking arko dito sa bandang likod, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po'y tulong sa inyo sa inyong pagbisita sa National Shrine.
Hindi po ako sigurado, pero ang alam ko po ay naririto ang Cancer Warrior Foundations. Sila po ang grupong tumutulong sa mga batang may sakit na cancer. Kung kayo ay nagnanais magbigay sa kanila ng tulong, kayo makipag-ugnayan sa kanila o sa mga detalyeng nasa screen. Ngayon din naman, kung kayo may mga kakilalang mga batang may cancer na walang kakayanan na makapagpagamot, kayo po ay makipag-ugnayan sa kanila para sa posibleng tulong na maibigay sa inyo. Narito po sa atin, sa inyong likuran, ang ating malasakit basar mula sa Lasak. Ito po ang ating grupo na nagpapatupad at tumutulong ang nanggawaing apostolado ng Arsidiosesis ng Lipa. Sila po may mga ibinebentang maayos pang damit, sapatos, bag at iba pa. Ang mga makukuha po dito ay itinutulong sa mga nangangailangan nating kapatid sa Arsidiosesis. Gayon din naman, maaari kayong makatulong sa pamamagitan ng pagbili o pagdodonate sa kanila ng mga bagay sa inyo na hindi nyo naman masyadong ginagamit, na akala ninyo magagamit pa ng iba, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Makakatulong ka na, magkakaroon ka pa. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 11 ng umaga. Kami pong lahat, sa ngalan po ng ating kura paroko at rektor, Father Oka Andal, gayon din ang ating hermana mayor ng 2023, Engineer Merly Sanchez ng Barangay San Jose, ay nagpaparating sa inyong lahat na nagbigay tulong at nakaisa sa ating matagumpay na pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio kahapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo ang tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pasasalamat sa ating kumantang koro ngayon, ang grupo ng mga ekskola kasama nila si Ma'am Laila. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin sila. Maraming salamat din sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magpakailanman at magpasawalan.